lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa banal na misang ito, patuloy nating idalangin sa Diyos na ating mahabagin ang mga kahilingan na ating idinudulog sa Kanya. Gayon din, isama natin sa misang ito lahat ng humingi ng panalangin natin, lalo na yung may mga karamdaman na nasa kani-kanilang mga tahanan at sa mga bahay paggamutan. Ang mga nasa live stream po, samahan ninyo kami at sabay-sabay tayong manalangin para sa ating mga intensyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita at pang maging lubos, para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil si Roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dahilin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao
na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang taga-pamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may-awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y ang makis ng tagumpay ay nakamit at sumating ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol.
Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang diskursong ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostoles ay bahagi ng huling salita ni Kristo sa kanyang mga apostoles sa huling hapunan, during the Last Supper. Bakit niya sinasabi na magtatangis kayo sa mga panahong ito, ngunit magagalak din kayo? Ang pinapahiwatig dito ni Kristo sa kanyang mga apostoles ay binibigyan niya ng kaginhawaan kahit o sa kabila ng kanilang mararamdaman na pagluha sa pagkawala ni Kristo. Sapagkat matapos nito, siya ay darakpin, pahihirapan at mamamatay. At ito ay ikalulungkot ng kanyang mga tagasunod. Ngunit sinabi niya, hindi magtatagal. Magsasaya kayo dahil makikita ninyo ang banal na Espiritu, makikita ninyong muli ako na kasama ninyo. Kaya ang kanilang nararamdaman ay hinahanda ng Panginoon. At pinapakita ang assurance na sa bawat pagkakataon na sila ay iiwan ni Kristo at makakaramdam ng kalungkutan, sila naman ay magagalak sa muling kanyang pagbabalik kasama nila. Mga kapatid, ito ay isang pahiwatig sa ating karanasan sa buhay na ito. Nang buhay na ating dadanasin ay tiyak may mga pagsubok, tiyak ay makakaranas tayo ng hirap sa ating personal man na karanasan, sa ating mang pamilya, sa ating mang mga gawain, makikita at mararanasan natin ang tulad na nararanasan ng mga apostoles. At ito ang luha, ang lungkot. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na sa bawat unos, na sa bawat pagsubok, na sa bawat dilim na ating nararanasan sa buhay, tiyak at tiyak mayroong liwanag na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya anuman ang ating mga karanasan o nadanasan sa pagkakataong ito, tandaan natin, ang lahat ng ito ay temporary. Temporaryo ang lahat. Sinasabi ni Kristo sa kanyang mga apostoles, ang lungkot na inyong madadanasan, ang hapis na inyong madadanasan, ay temporaryo lamang sapagkat kayo ay makakadama ng galak sa aking pagbabalik. At paano natin makikita ang pagbabalik ni Kristo sa ating buhay? Una, mahalaga na sundin natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi nating sundin ang kanyang kalooban, ito ay magbibigay sa atin ng isang bagay o isang pag-unawa na dapat na ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Gawin ang mabuti sa kapwa. Gawin ang mabuti para sa ating sarili. Isipin natin kung ito ay nakabubuti ba sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Sapagkat maraming bagay, kapag saganang atin ang paiiralin, akala natin mabuti na. Akala natin hindi masama. Ngunit kapag ating titingnan, ito pala ay hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Muli, ang pagmamahal na ito ng Diyos
ay mahalagang ating maipahayag sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkilos, sa pamamagitan ng pagpapahayag sa konkretong pagmamahal sa ating kapwa. Muli, hindi ganap ang ating pagmamahal sa Diyos kung ito ay hanggang sa salita lamang o hindi kaya hanggang sa mga pagdarasal at debosyon lamang, sapagkat ang pinakamahalaga sa pagmamahal at pagdarasal sa Diyos ay nagagampanan din natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga pagkilos sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayan ng Kristiyano at sa ating kapwa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayahin, ito din ay tumahimik, na ang puon ay tumindig bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong na iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinag-iwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang loob, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, Tanang mga relihiyoso at relihiyosa, Tanan narito sa iyong harapan upang magdasal sa iyong ngalan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni Santo Padre Pio, kaisa ng lahat ng nasa iyong kalangitan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanit sa araw-araw at patawarin mo
sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang aming pag-asa.
puso at liwanag. Sambahito Diyos Ama, mapagmahal sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin bibigay sa amin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Di man karapat-dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang aming payag na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin bibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinapagsakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang magbibigay galak sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT or St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Maaari niyo pong ilabas ang mga nais niyong pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong pagkabuhay, kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat din sa mga kasama natin online via live streaming sa ating misang ito, na may pagpalain kayo ng Panginoong Jesucristo ang inyong mga kahilingan at mga gawain sa araw na ito. Gayon din tayong narito, naway basbasan kayo ng Panginoon, lalo na ang inyong mga pangangailangan at inyong kahilingan. Ang inyong nawang hanap buhay, pamilya at kalusugan ay patuloy na biyayaan ng Panginoon. Mag-ingat po at gabayan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi, sa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan. Ano man ang inyong gawain sa araw na ito na kailangan ninyong gampanan, naway basbasan kayo ng Diyos. Maraming salamat sa lahat ng naglingkod sa banal na misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ating ari at manu.